na. Sige, mauna ka na. May iniisip ka ba? Kanina ka patahimik. Tinakabahan lang ako. Hindi ko akalain sa edad kong to. Naiibig ako uli. At may magmamahal na isang babaeng tulad mo. At natatakot ako. Baka lahat ng to ay isang panaginip lamang. Romulo, maniwala ka. Totoo ang lahat ng nangyayaring ito. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Huwag kang mangamba. Hindi ako mawawala ng dito lang ako. Hindi na tayo magkakahiwalay. Mahal na mahal kita. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi. Mamaya, kapag dumating na yung baboy, kami nang bahala maglechon. Oo, oh, ayun na pala si Cardo sa si Aliani. Ganda umaga. Ano, tara na. Pumunta na tayo sa palengke para mabili na natin ang ating luto. Ano, tara. Tara na, buwat na ako. Asap. Sige. Doray! Matanda mo yung dala. Ay, nanggaling kami ng palengke. Kami nang bumili ng mga lulutuin natin bukas. Ayun naman pala eh. Hindi na pala namin kinakailangan pang malengke. Ano na yan? Ano? Ano yung baboy na lilitsyonin? Binigay naman isti. Regalo daw niya kay Pinuno at kay General. Ganda umaga. Yabel, kaladoray na po ng malengke ng mga yahanda natin para bukas. Oo, nakakahiya naman po. Kayo pang nagabala para sa mga yahanda natin. Huwag na po kayo mahiya, General. Eh, di tara na. Ipasok na natin na yan para makapaghanda na. Oh, tara, tara. Halika na, halika na. Kami na, kami na. Sa Pinuno, ba't kayo pwede lumalabas? Ang alamin na lang eh. Nandun lang sa loob ng kwarto. Tara, natin. Pinuno, ba't nandito ka? Ano namin nahanap ah? Naisa namin yung para sa kasal mo bukas. May problema ba, Romulo? Pwede pang umatras, ha? Hindi, kasal. Iniisip ko lang ang bansa natin. Kung tuluyan na natin siyang iiwanan. Romulo, maraming paraan ng pakikipaglaban. Hindi sa lahat ng oras dadaanin yan sa dahas o sa pakikipagdigmaan. Tama ka, Mr. President. Ngayon, ba't di natin subukan mamuhay ng tahimik at normal? Ano? Ano po ibig sabihin? Panahon na para magbago. Pero Pinuno, ano ng bansa natin? Sino na lang ho magtatanggol sa mga Pilipino? Lalong-lalo na ho ngayon na inaabuso to ng mga taong makapangyarihan na nakaupo sa gobyerno. Huwag na muna natin pag-isipan yan. Maraming paraan para makatulong sa bansa natin. Habang wala pa ako sa palasyo, ayoko namang pagkait kayo ng tahimik na buhay. Lalo na sa'yo, Romulo. At kay General Oligario. Pero Pinuno, paano na lang itong mga armas natin na ito? Nakakasiguro ba tayo? Hindi na natin ito kakailanganin lahat? Tama ang Presidente. Siguro ito lang tamang panahon para magbago tayo. Hindi na natin kakailanganin yung mga armas na yan. Ngayon tahimik na ang buong Santo Niño. Wala na rin gamit ang mga yan. Kaya kinakailangan natin itong ilibing at kalimutan ang nakaraan. Ando, ibig mo ba sabihin pati pagiging vendetta natin, kakalimutan na natin? Rapat. Prego, mag-ukay kayo sa likod para ilibig na natin ating mga armas. Opo, Pinuno. Sir! Sir, welcome po, sir! Maligaya pong pagdating! Ano tong report na umabot sa akin na meron na naman daw kayong pinatay ng mga minero? Nahuli ko nagnanako ng diamante. Kaya dinispatch ako. Hindi dapat kayo padalos-dalos ng kilos. Dahil kailangan makuha ang kayamanan sa bundok na ito. Hindi mangyayari yon kapag inuubos niyo ang mga trabahador. At hindi yan ang unang beses nilang ginawa yun. Ang pumatay ng mga minero.
na pinaghirapan na. Hindi na nga lang ang trabaho niyo, puro reklamo pa kayo. Para kayong mga bata nagsusumbong sa nanay niyo. Eh baka nga nanay ang kailangan niyo dito. Para kayong mga bata kung kumilos. Ano mang gulo yan? Magsitigil kayo! Homer has a point. Kailangan burahin sa mundo ang mga magnanakaw. Kailangan ba talaga natin ilimong itong mga armas? Tagal-tagal din po natin itong nakasama sa buhay. Sa lahat ng gerang pinagdaanan ng grupo natin, ito ang nagsilbi natin kakampi. Eh halos, higit pa nga sa asawang turing natin sa mga ito eh. Kinakailangan na, Butete. Ito na ang tama panahon para makalimutan na natin ang karahasan. Iba nga ba mga kalaban natin dito? Eh napakatahimik nito sa Antoninyo. Sakasakali man na may mapadpad dito ang ibang tao, eh kaya na siguro natin yung sa mano-mano at sa mga pamalo natin. Senyor. Beautiful. Yes, senyor. Mas marami pa po tayong makukuha ang diamante sa mga susunod na araw. Mas marami tayong makukuha kung mas maraming minero. Kaya hindi sila dapat basta-basta ang pinapatay lang. Ano sa mga sinabi ni Senyor kanina ang hindi mo naiintindi? Tularan niyo itong si Homer. Ang kailangan dito sa minahan, kamay na bakal. Kung may pinatay ng mga tauhan, ipalitan! Napuntahan noon namin ang halos lahat ng baryo sa paligid ng minahan. Halos lahat? Ibig mo sabihin, hindi pa niyo napupuntahan ang lahat ng baryo. Baryo ng Santo Niño. Tama si Romulo. Kailangan na nating ilibing ang mga armas na ito at sabay na rin ilibing ang mga buhay nating naging marahas. Ang paglibing ng mga armas na ito ay magiging simbolo ng dati niyong buhay. At dadaanin na lang natin sa mapayapa at madiplomasyang paraan ang pakikipaglaban natin. Ito na ang panahon para kalimutan natin ang bindeta. O ano pang ginagawa nyo? Puntahan ninyo ang Barrio Santo Niño, lipulin nyo ang lahat ng mga kalalakihan doon at dalhin dito.